Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Ito isang throwback video ko noon. 4 years ago na ito. Akin ibahagi sa inyo ngayon dahil sa napakagandang mga signs nito, mga legit Japanese signs na narito sa bato. At meron tayong nakuhang clues for giveaway treasure. Ito yung mga bote ng hapon na nakuha namin dito. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo sa ating mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga katiyats in abroad, kumusta kayong lahat yan? Huwag kalimutan mag-subscribe kapag bago pa lamang kayo sa channel. Ito yung unang marker na nakita natin. Parang kamao na naka-clinch. Nakatikom na kamao. Ayan o. And then meron siyang tatlong guhit sa harapan. Pwedeng ang sign na yun ay pwedeng creek, pwedeng river, at pwede rin distansya. At dito sa likod, dahil narito ang napakaraming sign at positive siya sa metal detection, kaya dito kami nag-umpisang magukay. Meron tayong nakitang sign dito. Ito yung reverse arrow. Merong asterisk at merong malaking X. Kaya napakaganda ng lugar na ito. Ayan. Yan ay bago lang namin na tuklasan, ng linisin namin ang bato. Tinanggal namin yung mga nakakapit na ano, na mga lumot. Yung bandang kanan niya, hindi lang nakuha ng video, ay naroon yung box sign, gold bars, yung letter E. Ayun, no? Malaking letter E na binaliktad. E is for gold bars. Ayun, no? Kitang-kita. At pwede rin east direction. Pero ang maganda kasi ay nag-detect yung baba ng bato. Ito naman sa harapan niya sa creek, merong buhos ng semento at merong square na sign. Yan ay semento, binuhos dyan. Kaya pwedeng ito ang item. Kasi yung X na may arrow ay sa banda rito, nakaturo. Malapit lang yan doon sa hukay, mga 4 meters. Ang hindi lang ako makatulog sa site na ito kasi hindi ito natapos dahil sa COVID. Nang mag-lockdown na, hindi na kami makapunta dyan. At nang mawala na yung COVID, ay ang may-ari ay hindi na pumapayag na maghukay. Ito yung napakagandang, akala nyo ay tanduay ito, pero ito isang Japanese bottle ng kanilang inumin, beverages. Atin ito hugasan mamaya at ikumpara natin sa bote ng tanduay na atin iniinom ngayon, kung ano ang pagkakaiba. So ito yung bagong bote ng tanduay at ikumpara natin to. At dito ay mamangha kayo, ay kakaiba talaga. Maliit siya ng kunti. Ang Japanese bottle, maliit siya ng kunti sa tanduay. At yung kulay niya ay hindi malinaw, hindi clear. May pagka-green ng kunti. So ito na ang kasama ko sa treasure hunting. Kudos to Ken. Nasa ano ito ngayon? Siargao. Napakaganda ng lugar talaga na ito. Siguradong mayroong nakabaon dito. Kaya nga lang ay dahil sa COVID ay natigil tayo at nawala yung momentum. Nawala yung gana natin, plus yung may-ari hindi na pumapayag na maghukay, kaya sa
Sayang, sayang ang lugar. Ito yung Japanese Battle, walang marka yung puwet niya, walang trademark, walang logo. Pero meron lang number 7, which is palagi natin nakikita sa mga Japanese Battle ang number 7. So yan, ang pagkaiba ay yung sa liig, walang traha yung Japanese Battle, walang traha. Ayan, may traha yung Tanduay. At ang liig ng Japanese Battle ay mas maliit. Dadako naman tayo sa may puwet. Ang Tanduay ay may marka na alatong din niya. Ayan o. Ang Japanese wala. Wala siyang marka. Ayan. Japanese walang marka. Malinis ang buti ng Japanese. Tanging marka lang dyan ay number 7 sa kanyang puwet. Ayun o. Number 7 lang. Ayan. Walang ibang marka. Ang Tanduay ay napakaraming marka yan. Merong logo ng Tanduay, merong taon ng paggawa. At yung ibang number dyan ay batch number. Ibig sabihin kung pang ilan na batch siya pinalabas. Okay, so ito yung koleksyon natin ng mga Japanese Battle na naukay natin. Ay nandyan talaga siya. Itong bandang kanan, merong dalawa dyan. Yan yung ganun na klaseng bote. Kaya ito yung mga clues for giveaways. Ang mga bote, basag na plato, jars, mga banga na basag. Kapag natagpuan nyo sa 2 meters deep, ay yan ay sign for treasures. Pero kapag nasa ano lang, ibabaw ng lupa, or nasa half meter or 2 or 1 feet, ang lalim na nakuha nyo ang mga bote, pwedeng natapon lang yan noong gera. So yan yung binilugan ko, yan yung nakuha natin na bote ngayon. Ano bang importansya ng clue ng mga bote na yan? Ang importansya kasi nagsasabi siya na meron ng hapon diyan. Malaki ang importansya ng sign ng mga bote sa pagtresyuhan, lalo na kapag panahon ng gira ng mga botelya. Yan ay 10% na nagsasabi na mayroong treasures. Yan yung mga signs. Plus history, kapag mayroong history na mayroon ngang mga hapon dyan. Another points. Plus live pointer, yung matatanda. Another points. Plus, finally, locating by locators. Pag metal detecting, pag scan gamit ng gadget, yan yung pang-apat para masigurado natin na merong treasure. So dapat palaging merong nandyan. Yun ang mga signs kung nabanggit ko. Kasi pag nagukay lang tayo na binabasihan natin ang scanner at ang locators, ay wala pa tayo sa kalahating porsyento niyan. Dapat nandyan talaga ang signs, ang marker, at positive ang detection. Yung dalawa na yan, okay na yan. Pero kung dagdagan pa ng live pointer at history, yung nagtuturo, ay yan ay 99.9% na meron. So ito yung kinumpara natin yung bote. Kasi akala ng iba ay Tanduay lang yung nahukay. Pero yan ay Japanese Battle. Meron din silang botelya na lapad. Akala kasi natin yung mga brown lang, yung mga green na bilog. Meron din silang lapad na bote. Ito kung atin i-analyze, ay in between two rocks. So pwedeng may treasure sa kalagitnaan ng dalawang bato.
hindi lang yon ay meron talagang mga signs sa gilid ng bato na nakaugit na nagsasabi na treasure under. Maraming ano dito, bullet ants, fire ants, red ants. Dito may basag pa na buti dito. Ito kasama nung nakuha natin kanina diyan sa hukay. Kaya nagsasabi talaga siya na merong mga hapon dyan na nakatayo, nag-inuman, binasag yung buti, tinapon sa hukay. At ang iba ay naiwan sa ibabaw, katulad nito. Kaya para sa akin, ito'y 75% completion. Kunti na lang talaga ito, matatapos na to. Pero dahil sa naknamputsang COVID na yan, na inimbento lang ng China para magkapera sila, magkanegosyo, ay yun ang nangyari. Apektado pati yung ating treasure hunting, mga katiyats. Nawala sa momentum, natigil. Kaya sayang na sayang ang naumpisahan natin. Alright, so ito, compare ko naman uli sa tatlong bote, yung hindi nadurog na Japanese battle at itong durog at yung tanduay. Tingnan natin ang pagkakaiba ng mga ito. So itong dalawa ay magkapareho talaga ito. Ito, itong basag at yung hindi. Pareho yung disenyo ng kanyang ulo. Ayan. At ito yung tanduay ay marami siyang traha. Meron siyang thread. Ang importante nito kasi na-prove natin na meron ngang mga hapon dyan. At ang gumawa ng mga signs ay mga hapon dahil nandyan ang butilya ng hapon. So kapag ganyan, lalo na yung isang bote ay nahukay sa 1 meter deep, may kalalima na, at nandyan yung mga signs, so kompleto. Merong arrowhead dyan, yung letter B, doon nagturo sa inukay natin. At hindi lang yan, nag-detect talaga yan ng malakas yung hinukay na portion. Ito, dinetect natin. Nocta Macro yan, Geotech LED system. Nabibili sa Bourbon. Kung gusto nyong bumili, meron dyan branch sa Cagayan. Tawagan nyo lang si Roniel Bourbon sa 0975-6675-030 para sa katanungan. At huwag kalimutan sabihin na akong nagrekomenda sa inyo para meron kayong maliit na discount. So positive ito, at babalikan pa sana namin to, pero after a week ay nagsara na ang buong siyudad dahil sa COVID at hindi na namin to natapos. Napakasayang na sight. Okay, so hanggang dito na lamang ako, mga katiyats. Ako'y magpaalam na maraming salamat at ingat kayong lahat.